Mabuhay, Kabalen TV. Mabuhay sa ating mga ka-apartment dyan. Ang topic natin for today is painting job. So, paano mag-paint ng concrete wall? So, from the start po, kailangan na nakapaltada ang wall natin, nakapuro ng semento, and of course, bago pinturahan yan, kailangan muna natin ng papel de leja. So, ang gamit natin ay sander. Yung sander na yon, 220 volts, na ikiklip mo yung sandpaper. Yan. Kung makikita nyo yung hawak ng kumpare ko na yan, shoutout kumpare, si kumpareng Edgar. Magaling yan, masipag, mabait yan. So, mas madali kung may sander kayo. So, yung purpose ng sander na yan para yung mga himulmol o yung mga small particle ng cement or yung mga medyo magaspang para mapino siya. And then, ang purpose din yan para mabawasan ng konti yung pagka-rough ng paltada natin ng pintura. So, makakabili kayo ng sander sa mga online like Lazada, sa mga hardware. So, high-tech na tayo ngayon, all machine na. So, dati, manumanong pagkiskis ng paltada bago pinturahan. So, yan, binili namin sa Lazada for worth 1,200 pesos only. So, before you use that kind of tools, siyempre, first aid muna, safety first. Kailangan nakamask tayo or t-shirt kasi malikabok. So, walang humpay pagkakiskis ng kumpare ko. Ayan, hinawakan ni Mrs. yung konkreto. Kung makinis ba o magaspang. Kung makikita nyo guys, ang wall natin, ibang-iba yung kulay. So, ibig sabihin, yung semento na ginamit, kuminsan walang available na same brand na ginamit. So, okay lang yan. Kasi pag ginamitan ng flat white yan, hindi mo na makikita. Kuminsan kasi yung mga brand ng cement, iba-iba yung kulay. So, ayan, nagtimpla yung kumpare ko sa isang timba ng neutralizer. So, ang neutralizer, ang purpose na ginagamit niya, bakit ginagamit sa konkreto, bakit ginalagyan, para lasunin or neutralize niya yung semento. Kagaya niyan. Kung makikita nyo, pag pinahid yan, parang may acid yan, umuusok. Parang water ng tubig ng baterya. So, kailangan din ng face mask or takip na muka. Kasi ano yan, mahapdi sa lalamunan. So, pagkalagay ng neutralizer na yan, mga 2 to 3 days, balikan nyo, pag totally dry na yung wall, sakay na ipahid yung flat white natin. Or much better, papildelayin nyo pa ng minsan. Kasi kung minsan may sumasama sa brush na medyo rough. Pero make it sure na parating malinis. So yan ang purpose ng neutralizer para hindi mabakbak ang pintura natin sa wall natin. Kasi nga, mahal ang labor, mahal ang pintura, at hindi siya magtatagal. Kasi pag hindi mo siya linason, yung texture ng cement or yung moisture niya, andun pa sa loob ng concrete. So, gumagamit tayo ng neutralizer. So, any kind of neutralizer, pwedeng gamitin. Mapa Davis, mapa Boysen, yan. So, lahat ng pipinturahan nyo, i-apply nyo lahat yan. But make it sure huwag nyong i-apply sa mga steel. Like, kung makikita nyo dyan, may pinto. Kasi neutralizer yan, kakalawangin. Mag-acid yung steel natin. So yan, si kumpare ko, wala pa rin humpay na pagkuskos. Minamadali na niya. So it's all about 1 week bago matapos siguro yung pintura na yan. So yung pintura na yan, may design na ako na ibinigay sa kanya. May border siya, may belt, and then
may mga guhit siya sa gitna and sa baba. So iba yung kulay niya sa taas, may belt sa gitna, iba na naman yung pintura sa ilalim, and then meron na naman siyang belt sa baba. So mamaya makikita nyo kung paano niya in-apply yung pintura. So dalawang kwarto yan, 2-bedroom, 3 meters by 2.80 square meter. So yan, na-apply niya the following day yung flat white muna. So yung flat white muna yan, first coating before the final coating. So ang tinira niya is bed 1 and the second one is bed 2. So yan. So yan ang bed 2. Patapos na rin. Yan. So ang ceiling natin is hardplex, fireproof, and then metal paring. So ang ceiling natin na mamasilyahan yan, and then ano lang siya, flat white lang siya para hindi halata yung guhit tsaka yung masilya. So naglagay ako ng emergency poso dyan, yan, kung makikita nyo, Champion brand, kung walang power, may tubig, may dirty kitchen, may laundry area sila dyan, fire exit, siyempre sa mga apartment natin dyan, hindi pwede mawawala ang fire exit for safety. So mayroong garage dyan, may mini terrace, kasi yung dalawang pajero dyan na sukat is 5 meters by 8 meters ang laki ng garahe. So napaka-safe po yan. So yan po ang sarili kong design, mga ka-apartment. Even yung sa loob niya, spandry lang ginamit ko sa ceiling para fireproof and then low maintenance. Bakit ko ginamit ang spandrel sa loob ng apartment? Unang-una, kung plywood ang gagamitin mo, masilya, labor, pintura. Samantalang ang spandrel, labor, and materials lang. So nakakatipid ka, fireproof pa siya. Kung mapapansin nyo sa toilet ko, bakit ginamit ko yung single bowl without flush? Kasi nga, ma-maintenance ang flush. So, siyempre, mahal ang deflux ngayon. Ang pinakamababa is 12,000, yung hydraulic type. So, yun ang pre-nish product natin, pinakita ni pare. Yung bed 1, flat white. Ayan, flat white. First coat pa lang yan. And then the final will, the following day is second coat. Ayan si father, shout out po, daddy. Ayan po ang aking style ng paggawa ng gate. Talagang yung design na yan, talagang ginugulang ang aking idea. Yung kahoy na yan, made of duhat. Yan, duhat din yan. So binili ko yung duhat na yon, yung mga branches niya pinagawa kong uling. And then the rest, yung katawan niya pinatistis ko. Yan, after 7 years, yan, dyan ko siya nagamit. Muntik nang naanay yan, pero nasave ko pa rin siya. So nagawa ko pa siya ng design. So yan guys, kung makikita nyo, all first coating pa lang yung pintura natin. And then the following days, yan ang sinasabi ko. Ang bilis ni pare, oh. So ang kulay niyan, makikita nyo, yung baseboard niya, iba. Iba yung sa wall. Sa kwarto, the same, ang baseboard. 4 inches. And then light color lang siya sa bed 1. And the second bedroom, a little bit colored for the same bed 1. Much lighter siya. Ayan siya. So yan ang finished product ng bed 1, bed 2 natin. Dahil apartment lang siya, siyempre hindi sa bahay. And then sa pinto natin, varnish lang yan. Yung sanding sealer lang, mahogany, siyempre solid. And then yung kitchen natin, and then yung banyo, ayan, nakatiles na rin. Wow. Siyempre may karton yan para hindi madumihan. And then lights. Yung palang lights natin, si kumpare na din ang gumawa niyan. Magaling talaga si pare. Shoutout pare. Ayan. So yung may basahan para hindi malagyan ng pintura. Yan ang finished product po natin. So simple lang po siya. Tiger tan ang gamit ko sa brown. And then yung gamit ko sa baseboard is something gray, ash gray something. Yan.
And then yung leftover na pintura natin, siyempre nasa likod na. So mix nyo lahat yung mga pintura, kung anong lilitaw na kulay, yung ang gamitin nyo sa likod. Kasi hindi naman naka-front ang likod, para hindi na kayo bumili ng pintura. Whatever your leftover na paint, ilagay nyo lang sa likod. So pwede na yun. So, ayan guys, sana mga ka-apartment, may medyo may natutuan po tayo ng konti, lalo na pagtitipid ng budget. Sana po, till my next video, on my second unit, sana po mabibigyan ko from the beginning. So, thank you guys. Please subscribe my channel, Mabuhay Kabilang TV. Thank you po, mabuhay. Thank you very much.